Again, congratulations po sa lahat. Nanalo man o natalo, malaking bagay yung pagsali mo sa development ng art path na tatahakin in the future. So salamat sa pagkikinig. You have a great day. Maraming salamat, mga kakayo. What's up, mga kakayo? Panibagong araw, panibagong whip! Okay, ngayong araw is gagawin na natin is i-review ko na yung mga pangalawang batch ng mga sumali or hinati ko kasi, no, alphabetically arrange yung mga sumali dun sa ating pa-contest, no? Meron pang susunod na batch after this one, yun yung pinaka-last batch, yun yung third, pang-third batch, no? Again, maraming salamat sa mga sumali at sa mga nagwagi, congratulations sa inyo. Dun naman sa mga sumali at di rin nagwagi, maraming salamat at congratulations din sa inyo. Nabanggit ko nga dun sa unang video, hindi ka man magwagi, yung makasali ka pa lang sa patimbalak na to, isang napakagandang experience na yon. Bago natin i-review yung mga artwork nyo nga pala, panoorin muna natin yung video na pinadala sa atin ng isa pa nating judge, si Alagad ng Sini. Let's go! What's up you guys? Kuya Mike here. Una-una, gustong-gusto ko magpasalamat muna kay ating Master Kakalyo dahil sa kanyang pagpili sa akin para mag-judge sa first Kakalyo Online National Poster Meeting Contest. Nahirapan ako mag-judge personally dahil maraming magagaling na sumali. Congratulations sa lahat ng sumali, lalong-lalo na sa mga nanalo. Dito nating lahat na ipakita na kahit nasa kalagitnaan tayo ng pandemic, kaya pa rin natin makipagtagisan ng galing sa lahat ng kabataang artist sa buong Pilipinas. So I think on the way na yung mga prizes nyo, so konting hintay na lang para dun sa nanalo ng Batang Alagad ng Sining Award. Congratulations sa iyo, Lori Ann. Ito na yung prize mo, hawak na hawak ko na. Ito yung precious art box na maple yung kulay. Sana magustuhan mo. So again, congratulations po sa lahat. Nanalo man o natalo, malaking bagay yung pagsali mo sa development ng art path na tatahakin in the future. So salamat sa pagkikinig. You have a great day. Maraming salamat, mga kapalit. Okay, ngayon napanood nyo na yung video ni Alagad ng Sining. Simulan na natin tong video na to. So, ang unang artwork na ating i-review is gawa ni Jesse C. Cineros. No? Cineros. Okay, itong artwork niya is napaka-inosente na naman na ba artwork. No? Ako natutuwa ako kapag nakakita ko ng ganitong entry, no, sa mga poster making. No? Hindi lang sa poster making contest na ating pinangunahan. Kahit sa mga poster making na ibang nakikita ko, natutuwa ako kasi naalala ko nung bata ako, ganyan din ako gumawa, no. Diyan nagsimula lahat ng pundasyon, no, ng pagiging isang artist ko, no. Yung mga artwork na ganyan, yung mga kulay na solid, no. Diyan ako nagsimula dati. Nakakaaliw kasi kahit paano kung makikita niya dito sa artwork na to, na-maintain niya yung pagiging malinis, no. At nakikita mo yung mga shapes or pati yung mga form, no? Alam mo yun, may disiplina yung pagkakagawa na ng artwork na to, no? Napakalaking potensyal nung pagkakagawa niya, no? Sana itong ganitong potensyal, sali ka lang ng sali sa mga contest pa at nananalig at naniniwala ako na lalaki pa ang kaalaman mo sa larangan ng arts. Ayos! Etong artwork na to naman is gawa ni Dexter De La Mines, no? Mukhang nanonood to ng ating mga content dito sa ating YouTube, no? Kasi kung makikita mo, yung mga pagsiseparate ng mga kulay at may pumapaloob doon ng istorya o nagsasabi ng things regarding the theme is nagawa niya dito sa artwork na to, no? Pati yung mga paggamit ng mga icons, no? Mga online na mga pag-aaral is nagawa niya rin, no? Ang gusto ko dito is yung pag-ano niya, yung paghihiwalay niya ng dalawang magkaibang elemento or magkaibang sektor ng medisina, no? Pinakita niya rito yung Western medicine, yung kabila, at yung kabila naman is yung sa mga dahon o yung mga herbal medicine, no? Maganda yung pagkakagawa niya nito, no? At malinaw sa akin na ito ang mensahe na ipinapakita niya sa panahon ng new normal, no, kung ano ba yung sa side naman ng medisina, no, ano ba yung mga ginagawa, no, kahit meron siyang nilagay dito na parang more on doon sa mga education sa schools, no,
is sobrang bidang-bida dito yung pagdating naman sa mga sa medisina. No? Sa kulay, okay din yung kulay. At kung makikita nyo, hindi nag-overlap yung mga kulay, hindi nagsasapawan. Salamat sa artwork na to. Okay, ang artwork naman na to, yung susunod is gawa ni Julius Martizano Edon, no? Actually, itong artwork na to, nung isinend sa akin, nung nakita ko mismo yung artwork na to, na-intriga ako dun sa layout niya, no? Siguro, ito yung parang makabagong Pilipino para sa kanya, no? Yung makabagong style nung buhok, makabagong forma, alam mo yon. Ito yung makabagong Pilipino sa kanya, no? Tapos, kung makikita mo, meron siyang daladalag bag or sako sa loob. Pinapakita dyan na ito yung sandata niya, no? Bit-bit niya yun, papunta sa online class, papunta sa technology, no? Kahit anuman, yung pinanggagalingan mo, it's either ikaw ay nasa bahay lang, ikaw ay babae o lalaki, o kaya ikaw ay nagtatrabaho sa medical, ito yung mga ginagalawan mo at ito para sa kanya ang sumisimbolo doon, no? Itong tao sa gitna, ito yung makabagong Pilipino. Ngayon, sa kulay naman, siguro ang may advice ko is mag-add pa ng other color, no? Lalo na doon sa etching niya, doon sa babang part, no? Yung more on blue kasi nababad siya doon sa blue. I don't know, siguro meron siyang gustong ipakita doon, no? Pero sana, o pwede naman, suggestion ko lang naman to, is magdagdag pa siya ng ibang kulay para more on na parang maging masaya din, no, yung artwork, no. Kasi tandaan niyo to, no, ang isa sa mga damdamin na ipinapakita ng mga artwork na merong element ng mga tao na nakapikit, parang ibig sabihin niyan is nagpe-pray, no, parang ganon, or nagpapakita ng isang damdamin na seryoso, no. Pero kapag napasobra ka naman doon, isa nawawala naman yung elemento ng saya, no. Isa yon, pwede mo naman yung gawa ng paraan para magmukha pa rin masaya kahit nakaganon yung mga itsura ng tao mo sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga masasayang kulay, no. Yun, no, sana ma-maintain mo yon at mabalanse mo silang dalawa, yung elemento na yon tapos may kulay na ganyan. Okay, pero kayang-kaya nang i-adjust yan, kaya nang gawin yan sa mga susunod na pagkakataon, no. Pero napakaganda ng mensahe pa rin ng artwork na to at sobrang na-intriga ako dun sa layout niya. Salamat sa artwork! Okay, ang artwork na to is gawa ni Jason Elcano. Itong artwork na to, isa lang masasabi ko sa artwork na to. Ito yung well-planned na artwork, na well-drawn na artwork. Tapos well-rendered din, na well-rendered na artwork. No? Tapos yung art style niya, yung pag nakita niyo yung araw, meron pang texture na ganyan. Alam mo kasi kapag ganito yan, you know? Ang artwork na pinaghirapan o ginawa ng matagal, tandaan ninyo ha, makikita yan dun sa artwork ninyo. Halimbawa, magdadagdag ka ng mga detalye dun sa mga kulay lang dapat pero naglagay ka pa ng texture, isa yan, no? Halimbawa is yung pagdodrawing mo ng mga texture dun sa mga lugar na pwedeng simple lang pero pinahirapan mo pa. Pagpapakita dun na ganun ka kasipag, no? At yung sipag na elemento o yung sipag na quality na ipinapakita ng artwork mo, malaking bagay yon para makapag bigay ng puntos, no, para piliin ka para magwagi sa isang patimpalak, no. Ngayon, kahit meron ka nun, kung hindi well composed yung artwork mo, kung hindi well composed pati yung kulay mo, hindi tama yung pagkakalagay mo nun sa color harmony, medyo malaki yung chance hindi ka magwagi. Pero dito sa artwork na to, sobrang ganda nung pagkaka-execute niya ng kulay, no? Hindi sobra, tamang-tama lang, hindi ganun ka-dark. May mga blending pa siya na ginawa, mga kulay, no? Masaya sa mata, masarap sa mata. Which is, yun naman talaga ang isang ipinapakita ng isang artwork, no? Kailangan pleasing sa mata. Salamat sa artwork! Etong artwork na to is gawa ni Desiree Jane Enrico. Okay. Kalimitan kasi may nagtatanong sa akin, no, sir, okay lang ba na maglagay ng pangalan o kaya ng mga copy, no? Copy ang kasi ang tawag doon, no, yung mga captions, mga wordings, no, ang tawag namin dyan is copy doon sa isang artwork, no, sa isang poster mo, no, sa sali. Hindi ba to disadvantage, no? Para sa akin,
Ang poster is a poster, kailangan meron siyang caption, kumpleto siya ng ganyan, kumpleto siya ng copy. Kung makakapaglagay ganun, okay lang yon. Okay lang din kung wala, pero again, kung makakatulong siya, lagyan nyo siya. Pero, pag hindi ina-allow ng mechanics, huwag nyo na lang siyang ilagay kasi baka hindi pa kayo magwagi, no? Pero dito sa artwork na to, maganda, at least nailagay niya, no? Ito yung isang execution ng isang artwork na kung maglalagay ka ng caption, kahit pa paano, meron siyang kalalagyan na maganda doon sa artwork mo, no? Halimbawa, yung makabagong Pilipino sa new normal, ipinakita niya na hawak-hawak yun ng ibang tao na nandun sa harapan, no? Hawak-hawak yun ng babae at nung lalaki na naka-face mask, no? Na naka-blue, tapos yung isang babae na may parang mga gulay-gulay, ay, frutas dun sa kanyang, mga frutas sa kanyang damit, no? So, alam mo yun, may placement na tama at hindi basta ipinatong lang o inilagay lang, no? Ibig sabihin nun, alam nung artist na to kung paano gumawa ng tamang layout, no? Na, pinag-isipan mo pa kung saan mo siya inilagay, di ba? At yung kailangan, yung pinaglagyan niya, is hindi lang basta-basta nandun. Ito kasi parang, yun nga, no? Hawak-hawak ng mga karakter niya. Maganda! Maraming salamat sa artwork. Ang artwork na to is gawa naman ni Michael Jefferson Fajardo. You can never go wrong talaga sa mga monochromatic na ng mga concept, no? Or yung mga part dun sa drawing mo na monochromatic, no? Marami akong mga artworks na ginagawa ko na yan, no? Mayroon siyang dalang drama dun sa poster mo, no? Ito yung mga halimbawa, lalo na kung yung mga kulay na ginamit mo is nagpapakita o nagsisignifies ng certain emotion, no? May blue, yellow, green, at red, no? At tapos simpleng outline lang, ang lakas nung yung dating niya, no? Dito well executed yung ganung technique, no? Tapos bandang gitna pababa yung triangle na yan is parang colored naman, no? Well, okay naman, maganda naman yung layout niya. Siguro kung meron lang nagkulang dito is something like alam mo yun, sana meron pang something na nagpapakita ng siguro konting liwanag, no? Doon lang sa araw ko sana meron siyang rays pababa, no? Parang may ganun, no? Parang may elemento ng liwanag pang nagdadagdag, no? Pero so far, kung kahit naman wala yun, no? Naiintindihan naman na maigi kung ano yung forma ng ginagawa niya, no? Napakalaking potential ng artwork na to. Magandang artwork. Tapos malinis pa siya. Lalo na kung ang alam ko, sa tingin ko, gumawa siya ng ng outline, no? Hindi pare-pareho yung paggawa niya ng outline na nagsimula sa simula, no? Yung iba ginawa niya sa simula, yung iba naman ginawa niya sa huli, no? So nakikita mo yan dito, no? Pero malinis pa rin yung artwork niya. Salamat sa artwork. Ang artwork na to is gawa ni Eric Paul Falip. Okay, ganito siya, no? Itong artwork na to parang looks familiar, 'di ba? Okay, some of the elements na ginamit niya dito sa artwork na to is masasabi mo naman talaga na may nanggaling sa mga artworks na ginawa ko, no? May mga nagtatanong sa inyo na okay lang ba yung ganito? Okay lang ba na may pagkakahawig yung gawa ko or gawa nung susali sa isang contest? Kahit hindi dito sa contest na to, no? May pagkakahawig sa gawa ko tapos sasali siya doon tapos nagwawagi siya. Well, kung ganito yung execution, okay lang, no? Kasi hindi naman siya 100% yung artwork na ginaya, no? Pagsasabi natin na this artwork is inspired sa mga ibang artwork na ginawa ko, no? Mas ma-appreciate ko yung ganitong execution kaysa sa mga ibang nakikita ko na 100% na kinokopya, no? Kasi, yun nga, lagi ko sinasabi sa mga nagko-comment sa akin na sinasabi nila na okay lang ba sir, nakukuha ko ng konsepto dun sa ano. Ang sinasabi ko lagi is baguhin ninyo, no? Ibahin ninyo kahit pa paano kasi ang purpose lang talaga ng mga poster natin is isa maka-inspire sa inyo, no? Well, again, it's a risk, no? Sobrang laking risk nun kahit nakumopia kayo ng element, no? Nasa lakas na rin ng loob ninyo yun. Kasi yung mga judge na yan, baka, no? There will be a chance, napakalaki ng chance na nanonood din sila ng mga content natin. At pag nakita nila na merong kahawig, no? They might not understand na na-inspired ka lang dun sa ginawa natin at hindi ka magwagi. Bumalik na tayo dito sa artwork niya.
Maganda naman yung execution niya. Ito yung sinasabi ko dun sa mga artwork ko na kung makikita mo na meron siyang parang infinity na look, no, na parang paikot-ikot lang at hindi makakawala yung mata mo, no. Maganda naman yung artwork niya, tapos na-execute naman na maganda. Hindi naman nakakahilo, hindi nakakaduling. Maganda. At sana ituloy mo pa at wala na akong masabi kasi kumpletong-kumpleto na, no. Ayun. Maraming salamat sa artwork na to. Ang artwork na to is gawa ni Ezequiel Gallardo Jr. Alam mo, nung nag-aaral pa ako ng elementary, ito yung mga artworks na kalimitan nakikita mo sa mga libro, no. Tawag namin dyan is SEDP. I don't know kung ano nang tawag ngayon sa mga librong ganun. Ito yung mga libro na ibinibigay sa mga estudyante tapos pinag-aaralan. Yung mga ganitong estilo, no. Bibihira na ako makakita ng ganitong estilo na kung saan napaka-original ng mga komposisyon, napaka-detalyado ng pagkakaguhit, na may mga outline na maninipis at makakapal, na parang illustrator talaga yung gumawa. Ang galing, no? Tapos napakalinis pa. Tapos kung paano siya nag-set. Kita nyo ba yung framing na ginamit niya rito is bilog, no? Bilog sa gitna, bilog sa gilid, paikot, no? Kahit na sabihin mo yung halimbawa yung mga medical staff doon sa baba, tapos may yung babae na may hawak ng mundo. Lahat 'yan nagsisignify pa rin siya ng bilog, no? Nag in contrast, bilog pa rin siya, no? So, magaling, no? Talagang may consistency at holistic yung dating nito. At may mga detail pa siya na nandun sa background, yung mga puno. Wala na akong masabi, no? At yung batang to, siya yung nagsisignify or kumakatawan, no, sa makabagong Pilipino sa new normal, no. Well, kakaiba, no, kasi kalimitan kasi na kapag lalaki yung gumawa, dapat lalaki rin yung kalimitan, na hindi naman dapat, usually lalaki yung bida doon sa artwork niya. Pero dito sa artwork na to, babae, di ba? Wow. Ayos. Wait lang. Kung kapareho kita na meron ka natututunan dito sa video na to, sa mga nire-review ko, gusto mo ba ng ganitong video? Haba, marami pang susunod. Kaya kung ako sa'yo, bigyan mo na ako ng subscribe. Tama? Pindutin mo na yung subscribe. Pindutin mo na yung subscribe button. Bigyan mo na rin ako ng like. At mag-comment ka kung okay ba sa'yo ang video na to. Okay? So ituloy na natin yung video. Okay, ang artwork na to is gawa ni James Berger Jesus Galvez. Ito, meron naman siyang sariling estilo, no. Ito yung alam niyo itong estilo na to, kung halimbawang ma-develop pa to, no, to a higher level. Ito yung mga estilo na talaga mahirap talunin sa poster making contest. Maniwala kayo sa akin, nakakita na ako ng ganito at laging niya nanalo talaga siya, no. Kung ma-develop lang to, kasi ayoko sabihin ko ano yung estilo niya, no, pero yung look ng estilo niya, ano yan eh, pagsasama-sama ng iba't ibang pagtsatsaga. Alam mo yun, isa siyang produkto ng isang maprosesong pamamaraan ng paggawa ng isang poster, no? Kung makikita nyo yung consistency ng gawa niya, yung blending ng white to blue, white to orange, white to brown, white to green, yan yung tatalo sa mga mga kalaban niya, eh, no? Kasi paulit-ulit pero pare-pareho ang intensity na nagpo-produce or nagpapakita or nagpapahiwatig sa mata ng tao ng maganda. So yan yung estilo na yan, no. Maraming salamat sa artwork. Okay, ang artwork na to is gawa ni Angela Paula Gonzalez. Ito naman, more on icon yung ipinakita niya dito. Maganda, may bida sa gitna, tapos napapalibutan siya ng mga icon, no. Meron na nakikita ko, may Food Panda, Lazada, Grab. Gumamit din siya dito ng mga copy, no. Protocol, news, awareness, education, no. Maganda din, no. Ito pa yung isang tip ko sa inyo paggagamit kayo ng ganyan, no. Kung makikita niyo kung paano niya ginamit, no, kahit nagkakaroon ng mga distortion dun sa mga look or sa pagkakasulat ng mga copy niya,
nababasa mo pa rin, no? Tapos nakadagdag yung ginawa niyang yun, yung pagkakadistort niyang yun, sa ganda nung kanyang, ano, nung kanyang artwork, no? Pero nababasa mo pa rin, di ba? Yun, no? Mahirap itawid yun, pero nagawa niya. Pwede nyo sabihin simple, pero hindi, hindi yan simple. Aminin nyo na. Okay? Again, maraming salamat sa artwork na to. Maganda naman yung kulay, masarap sa mata. Thank you. Okay, ang artwork na to is gawa ni Joseph Herrera. No? Ito yung isang artwork na nagpapakita na merong magandang idea yung isang artist. At naipakita niya naman, no, sa kanyang execution, sa kanyang artwork. No? Okay. Ang maganda dito sa artwork na to is ang daming pattern na nakikita. No? May pattern dun sa pula, may pattern din dun sa asul, tapos may pattern din dun sa likod. No? Kung parang siyang sunrise. No? Pero kung makikita nyo, yung separation ng mga yan is para siyang watawat, di ba? Watawat, pero alam mo yun, yung mga shapes ng watawat lang inandiyan, pero yung mga elemento ng mga watawat wala siya kanya, no. Okay din yun kung paano niya dinivide yung mga bagay na yan. Siguro kung meron tayong i-improve dito, as early as now I could say kung ano yung improve natin, baka estilo niya lang yun, no. Siguro more on proportion lang ng mga sketches niya, no. Again, etong artwork na to, isang napakalaking potential din niya to, no? Kasi kung makikita nyo, ang gusto ko rin dito sa artwork na to is yung paggamit niya ng mga makakapal, tapos biglang ninipis, tapos kakapal uling outline, no? Yung kasipagan na yan. Hindi mo maitatanim yan, no? Kailangan niyang pinag-aaralan, no? Kahit na sabihin mo na mukha pa siyang simple, tignan nyo yung mga gano'n, no? Yung mga detalye dun sa artwork, no? Para mas ma-appreciate nyo yung mga artwork katulad nito. Maraming salamat sa artwork! Okay, ang artwork na to is gawa ni June Mark Hibaya. Okay, June Mark Hibaya. Ito yung mga isa sa mga naunang nag-send sa akin ng mga entry niya dito sa pa-contest na to, no? So far, itong estilo na to, sobrang nakikita ko na to, no? Parang advanced na nga yung estilo niya, parang hindi na pang posture making contest to, parang na to pang painting, no? Kung makikita mo yung estilo niya talaga, pati yung paano niya dinistort yung tao, yung arms ng tao, may certain meaning na yan, no? Parang ibang level na tong pagkakagawa ng mga artwork na katulad nito, no? Tapos kung makikita mo na may yung kung paano niya dinivide yung alam mo yon, yung gitna, tapos doon sa taas, tapos doon sa ilalim, no? Kung makikita nyo, meron pa siyang puno. Again, sobrang ibang level na to, no? Kung makikita nyo lang talaga na yung nakikita ko dito sa artwork niya at ma-explain ko sa inyo ng maayos, sana maitawid ko yun, no? Ibang klase to, lalo na yung color combination niya, kung paano nagkukwento yung mga kulay niya. Sana makakita pa ako ng mga ganitong artwork niya, no? Sana mas marami pang detalye, sana mas marami pang sinasabi, no? Alam mo, sa totoo lang, kung makita ko yung artwork mo sa mga malalaking canvas, no? Tapos halimbawa, hindi ka nagagamit ng oil pastel, gagamit ka na ng mga acrylic, tapos may mga ganito ka. Napakasayang gawin yung ganun, no? Maraming salamat sa artwork. Thank you! Well, hindi ko talaga mabilang na kung ilang beses na ako nakakita sa layout na merong kamay, no? Pero sa layout na to, na-execute nyo ng maayos, no? Ang artwork na to is gawa ni Shane Axel Jose. Okay. Na-execute nyo naman ng maayos, no? Kung makikita nyo o mapapanood nyo yung last na video ko, isin-explain ko din doon kung paano gumamit ng kamay, no? So, pinapakita niya rito na inaangat niya sa estado ng buhay or sa estado yung isang departamento, no? Kamukha yun sa DepEd. Tapos, sa YouTube, yan, no? Gumamit din siya ng mga letra dito, no? Tapos, pinapakita niya rito, ito yung makabagong Pilipino, no? Kasi meron siyang suot na salakot yung mga tao, no? Maganda, napakasimple lang. At kung tutuusin mo, para magpakita ng perspective dun sa kamay na nakagano, gumamit siya ng mga linyang maninipis, no? Naisip niya pa yon, di ba? Ang ganda. Ayos. Kung meron pa tayong i-develop dito, siguro yung mga kulay-kulay na lang, no? Siguro magdagdag pa tayo ng mga ibang kulay na masasarap tignan sa mata, no? Other than that, wala na. Kasi nagsisimula ka pa lang naman. I-develop mo pa yung mga kulay na yan. Tapos kung anong estilo yung gusto mong gawin, gawin mo at isalin mo sa mga contest. Salamat!
Etong artwork na to is gawa ni King Earl Laguerta. Okay? Ito naman yung parang ano eh, artwork na isa lang ang pinanggagalingan ng liwanag, di ba? Parang ang liwanag o yung source of light niya doon sa artwork na is nanggagaling doon sa ilalim. No? Alam mo, sa totoo lang, napaka-risky ng ganyang layout. No? It's either you're gonna shock the audience or yung judge nung kakaiba mong layout, pati nung ilaw, or pwede ka mag-failed. No? Pero para dito, na-execute naman ng maayos yung tama ng liwanag na yan, kung saan nagpapakita ng parang ano eh, dominante yung artwork mo, no? Dominante yung mga character mo, no? Kung siguro kung meron lang tayong konting i-adjust dito is mag-ingat lang tayo sa paggamit ng mga forms, tapos may mga kasunod pang ibang forms, no? For example, is yung parang yung shield na ipinapakita na nagpo-protekta doon sa mga magulang is nasa ibabaw nung hawak ng isang kamay na syringe, no? Pero minsan, sa biglang tingin, nagkakaroon ng ibang form or nag-iibang elements yung shield, tapos may syringe, tapos hawak pa ng tao, no? Sometimes, it might look like a shovel, no? Maliit na pang shovel, no? So, yun lang, no? Other than that, kung may iwasan natin yung mga bagay na ganyan, paano ba natin may iwasan yan? We should consult other people, no? Ano bang tingin mo dito sa layout ko? Ano bang po pwede kong baguhin? Ano ba yung sa tingin mo na mas makaka-improve pa doon sa artwork ko, no? May iwasan naman yan. And then, darating yung panahon, hindi na rin tayo magtatanong kasi sanay na tayo. Maraming salamat sa artwork! Itong artwork na to is gawa ni Ana Katrina Makaamba. Ano ba? Tama. Okay. Ito yung example ng isang artwork na puno, pero hindi magulo. Oo, tama. Ang galing, di ba? Punong-puno siya, pero hindi magulo, no? Maganda yung pagkakaseparate niya, eh. Kasi, kung makikita mo, walang obvious na pagsiseparate ng mga story, ah. Pero naiintindihan mo yung bawat elemento kung alin yung magkakasama, no? Maganda, no? Ito naman, hindi naman siya gumamit ng magkakaibang mga outline. Almost the same nga lang yung mga outline niya. Siguro estilo niya rin yan, no? Oo, at wala akong masabi kasi napahanga ako dun, no? Magulo pero magulo yung layout pero hindi, alam mo yun? Puno pero hindi magulo tignan, di ba? Parang ganun, no? Ang galing, no? Imagine mo kung meron kang malaking artwork na punong-puno ng ganito, parang busog na busog yung mata mo, no? Sa kinukwento niya, no? Huwag na natin pag-usapan yung tema, pasok naman sa tema yung ginawa niya, eh. Galing, no? Salamat! Okay, itong artwork na to is gawa ni Orven Marantan, no? Ang dami kong gusto sabihin dito sa artwork na to, no? Itong artwork na to is more on a poster talaga, no? Poster talaga siya na nagpapakita ng isang great idea, which is sinisimbolize nung light bulb sa gitna, no? Ang gusto ko din sa kanya is na meron din dun banda sa baba naman, is yung meron pa siyang ibon, no, na kulay asul at kulay pula. Tapos yung gear or yung progress, nagpapakita ng pagkilos sa progress, nakakapaloob doon yung mga frontliners natin, no? Okay, siguro kung meron lang ako suggestion pa ng konti, sa kulay wala na ako masasabi dito, no? Is yung mga forms lang, no? Yung mga forms, ibig sabihin yung mga sketches at mga drawing natin, no? Iwasan natin yung halimbawa is, halimbawa lang, ano? Yung mga forms na hindi kompleto kamukha dun sa carabao, dun sa upper part, no? Medyo sana ipakita natin yung konti yung nape, no? Or yung ibang part ng carabao para hindi naman awkward tignan or hindi hahanapan ng judge kung nasaan yung ibang part niya. Tapos, ano pa ba? Pero ang galing ng mga drawing, ha? Lalo na yung kamay na umahawak dun sa bulb. Ang galing ng pagkakagawa, no? Saka yung mga tao, yung mga nakatalikod, mga nakaside. Ang galing. Wala na akong masabi. Alam mo, konti na lang yung i-improve nitong taon to. Konti na lang yung gagawin natin dito na i-develop, no? Another one is yung mga barrel na ginamit nila, no? Sana, I don't know kung paano pa natin siya i-develop. Siguro, tanggalin lang natin yung mga fire look, no? Yung parang mga ginamit yung mga barrel, no? Parang more on violence kasi yun, eh, no? Kahit nasabihin mo na yung COVID yung pinupuntirya nila, your poster should always give a positive energy
or a positive idea, no? So yun lang. Ano pa ba? So pa yun lang kasi lahat naman ng message nandito na, ipinakita niya lahat, no? Yun lang. Salamat. Okay, itong artwork ng to is gawa ni Shani May Mendoza. Ito, napakalaking potential pa rin yung artwork na to, no? Natutuwa talaga ako pag nakakita ako ng ganitong artwork na kung saan isa may sistema yung pagkakagawa ng artwork kahit alam mong bata pa yung gumawa, no? Alam mo yun, yung kulay na dilaw, tapos alam niya na hindi ko muna lalagyan ng itim para malinis lahat, and then nung nilagyan niya ng itim naging malinis naman ang lahat. Alam niyo yun, simpleng bagay, pero pag naalam mo na yung bata yung gumawa at natuto siya, wala, maayos talaga, di ba? Yun, no? Tapos pinakita niya pa rito yung pagta-travel, no? Parang yung pinapakita niya doon sa globo, no? Ang ganda, maganda, malaking potential, no? Siguro kung meron pa tayong i-develop dito is, alam mo yun, pwede pa tayong, mag-adjust ng konti or gumawa pa ng improvement, no? Sana hindi tayo gumamit, no? Iwasan natin yung gumamit ng maraming itim, no? Maraming itim kasi, ang itim kasi sa, or black sa isang artwork is nagpapakita ng butas, no? Para siyang, parang ginupit yung isang artwork, no? O, tapos, masyadong negative yung pinapakita ng artwork mo kung halimbawa meron siyang itim, no? Unless kailangan mo talaga siyang lagay ng itim, no? Pero sa pagkakataong ito, parang gusto mo lang paliwanagin yung susi, you can also use other color than black, no? Kung pwede kang gumamit ng purple or dark blue or even gray, no? O tapos may konting combination again ng purple, no? Yun, no? Huwag lang masyadong maraming itim, no? Iwasan natin yun. Other than that, napakalaki ng potential at maide-develop pa ito ng maayos. Salamat! Etong artwork na to is gawa ni Ronald Munoz. Estilo talaga. No? Alam mo yung parang meron kang sariling estilo. No? Tapos hindi mo magigets yung estilo niya o yung mensahe niya pag isang tinginan lang. Kailangan pagmasdan mo siya talaga matagal. No? Pakikita mo na merong black and white siyang ginawa doon sa taas, no? Para magpakita o magsimbolism ng isang negatibong dating, no? Parang pinapakita niya rito na mayroong COVID, na may mata, ganyan. Ang galing, no? Tapos hanggang nagkakaroon na ng kulay, no? Na lumalaban yung tao kasi meron na silang vaccine. Maayos, no? Tapos may mga nakabalot pa. Alam mo yun, kung ikukwento ko sa inyo, abutin tayo na napakahabang panahon dito. At isa pang gusto kong ginawa niya dito, yung paano niya ginawa yung mag-ina, no? Na... Alam mo yun, parang wala na akong sasabihin na. Ano eh, parang siyang realism na close to hindi, no? Pero naiintindihan mo pa rin yung look niya, no? To think na ang gamit niya dito is mga materials na oil pastel o kaya Crayola lang, no? Ganda, no? Pati yung mayroon pa siyang mother and child dun sa baba, no? Na parang may Pasko na pinapakita, di ba? Yung parang madilim yung paligid tapos may liwanag, di ba? Parang nagpapakita yun ng pag-asa. Ganda! Salamat sa artwork! Okay, ang artwork na to is gawa ni Jenny Bib Nabong. Ang gusto ko dito sa artwork na to is yung merong sariling perspective yung artwork niya. Alam mo yun, kahit madami siya, alam mo kung asan yung mga malayo, yung mga nandun sa taas mo. Ang galing yun. Na parang alam mo silang malalayo, tapos may pasikat pa na araw na ganun, tapos nakuha niya pang lagyan ng silhouette ng mga taong matatagumpay, di ba? Tapos naglagay din siya ng mga arrow, di ba? Ganda, sobrang ang daming kinukuwento ng artwork na to, no? Ganda siya. Tapos bandang huli is may nagla-laptop na isang estudyante siguro, no? Ganda, maganda, maayos, no? Siguro kung meron pa tayong idadagdag, kung meron akong kung ako yung gagawa tapos i-improve ko pa, magdadagdag pa ako ng mga masasayang kulay, no? Nagiging masaya ang isang kulay kapag marami siyang mga blendings, no? Blending na mula dilaw, nagiging pula, tapos nagiging, or dilaw, nagiging puti, asul, nagiging puti. Maraming ganun, no? Naglalaro sa mata natin yung mga kulay niya. Imagine mo kung meron to noon, or meron naman siya eh. Imagine mo kung mas madami ito noon, no? Madami siyang dinadalang ganun. Mas masarap at mas kaigaga niya sa mata, no? I'm not saying hindi yung sa ngayon, no? Pero what I'm saying is mas may improve pa natin siya kung ganun.
wala, natutuwa lang talaga ako. Natutuwa ako sa mga forms na ginamit niya, yung kung paano eh pinakita yung parang meron pang mag-defying lens yung bata. Naisip niyo pa yun, di ba? Galing. Salamat! Okay, yan lang muna yung pinakahuli natin dito sa batch na to, sa second batch. Meron pang third and yung pinakalast na batch natin, no? At ini-edit ko na siya. So ngayon, abangan nyo na lang guys, no? Muli, maraming salamat sa mga sumali. Ito mga review to, sana is magamit ninyo sa mga susunod na pagsali ninyo, no? Personal kong review yon sa mga artworks na isinend ninyo. At sana is meron kayong matutunan dun sa mga review na yon. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod na pagkikita natin, no? Sana meron kang natutunan sa video na to. Salamat! Bye-bye! Paalam! Bye.